Good morning, Rahon. O, andyan ka na naman. Kasi, ayan, naamoy mo na naman yung aking nililinis na manok. Good morning, mga mare. Good morning sa inyong lahat sa aking kusina. Dito na naman tayo sa kusina. At ayan, grabe ang ano natin ngayon, trabaho natin everyday. Ganito na talaga sa kusina. At ang dami kong mga pinaghanda-handa na iluluto ko ngayon. Nakakatamad magtrabaho, mga mare, kasi ang lamig. Ang sarap pa sanang mag, ano ba yun, hihila-hilata. Kaso nga lang, may work tayo at nakapending yung ating mga ginagawa kagabi. Yung gagawin ko sana pag umaga ko, o kaya ngayon ko gagawin, kaya lang tinatamad talaga ako, mga mare, magtrabaho. Ano ba yan? Ito pa yung ating mga kamatis, o hindi ko pa nahugasan. Yung mga kamatis na yan, binili ni Madam kahapon. Kahapon ko din pa sana gagawin. Tinatamad talaga akong magtrabaho. Oh my God. Ang dami talaga, mga mare. Ito pa, oh, ating kamatis. Ayan. Bell pepper. Inugasan ko na yan, pero hindi ko pa rin na nahihiwa kasi sabi ni Madam, itong mga binili niya, pinagbibili niya maraming kamatis, mga bell pepper. Ihiwain ko ng yung parang panggisa-gisa, at ito namang kamatis gigilingin ko tapos ilalagay sa freezer kasi malapit ang Ramadan. 1.5 months magra-Ramadan na, kaya naghahanda na naman ako ng aking mga gagamitin sa Ramadan para tipid tayo ng oras at para hindi tayo masiraan ng mga kamatis, kasi nga ang daming binili ni Madam. Gigilingin ko ito at ito naman hiwan ko, ilagay ko sa freezer. So yan, mga mare, ang ating ganap-ganap na naman ngayon sa kusina. Talagang tinatamad akong magtrabaho ngayon kasi anong oras na? Mag-alas 9 na, hindi pa ako tapos naghahanda ng aking mga iluluto. Pag nakahiwa ko ng isang ingredients ng aking luluto, mamaya upo-upo muna ako, ganyan. Kasi nakakatamad talaga. Ang dami. Marami pa akong assignment na ni Madam. Yung sinabi niyang gagawin ko, magawa pa ako ng yung cabbage na nilalagyan mo ng kanin, ganyan, cabbage. Ay nako, hindi ko pa naumpisahan kasi nga tinatamad tayong magtrabaho, mga mare, ano ba yan? Wala nang recover na ako, mga mare. Sunod-sunod na yung paggawa ni Madam ng mga ipapaluto niya. Mga kung ano-ano na naman. Ayan, nag-umpisa na naman si Madam magutos-utos ng kung ano-ano mga papaluto. Kaya minsan tinatamad talaga ako magtrabaho. Pag naiisip ko yung mga papagawa niya sa akin, oh my goodness, sumasakit yung ulo ko. Tinatamad tuloy ako magtrabaho. Ay, pero wala tayong magagawa, mga mare. Yan ang ating trabaho. Work, work, work dito sa kusina. Luto-luto. At yun na nga, hindi pa ako nakapaghanda ng aking iluluto, hindi ko pa natatapos kasi paulit-ulit tinatamad ako, mga marikoy. Yung ulam namin kahapon ni Virgie, yung sinigang na isda, hindi namin naubos, tinago ko lang sa ref at ito yung aming uulamin mamaya. Sayang naman kung itapon ko, tapos ito naman yung luluto ko kay sir. Yan ang ulam ni sir. Lulutuin kong fish salona. Tapos ito naman yung pang-salad ni Madam mamaya. Binabad ko muna sa tubig. Kasi kanina may lumabas na yung parang caterpillar. Natakot ako. At saka ito naman yung aking iluluto. Ayan. Grilled chicken. Pero hinuhugasan ko pa yung manok. Ito yung sahog niya. At ito naman yung aking ihahalo mamaya sa gagawin kong stuffed cabbage, yung may kanin-kanin. At ito, kanina tumawag si sir. Ano ba yan? Inuwi daw niya ito kagabi, pero nilagay niya sa warmer. Hindi naman nilagay sa ref. Ayan, nangangamoy panis, kaya sira na yan. Ayan naman itong inuwi ni sir. Napanis na. Nilagay na lang naman kasi sa food warmer doon, yung parang oven.
At ayan, napanis tuloy. Sabi pa naman niya, kakainin niya ngayon, mamaya pang lunch niya, pero nasa panis naman na. Punta muna ako kukuha ng curry leaves. Kasi kailangan ko sa pagluluto na naman ng salona, fish salona. Dito tayo dadaan sa aming likuran. Buti na lang may ano kami, tanim na curry leaves. Para pag kailangan ko, doon na lang ako kumukuha. Hala, yung ating lemon. Oh, sayang naman. Kunin natin ating lemon. Ang tigas-tigas lang nito. Yung ating bakuran. Oh, yung ating fig fruit. Matagal pa mahinog. Nauubos na yung aming mga yung dahon ng curry leaves. Ang liliit. Kinukuha din ng tagaman niyo kasi dito. Pag nagluluto siya, kumukuha. Mabango ito kasi na ano, dahon-dahon pag nagluluto ka. O, nakakuha na ako mga mare ng ating curry leaves. Balik na tayo sa kusina. Yung aking lemon na napulot. Malinis na yung aming ano, wala na yung kanilang pananim kasi namatay naman yung tinanim ni Epoy dyan. Namatay. Hello Amber, yung mga pusa namin kawawa, hindi ko pa sila napapakain. Talagang yung kumare. Kaya pati pagpakain ng pusa, hindi ko na naaasikaso. Yung aking mga audience, sila ang mga avid viewer ko dito sa kusina. Basta naglilinis kasi ako ng ano, ng manok o kung ano man dito, nandito sila palagi sa bintana. Sila ang mga kasama ko dito. Amber! Marinate na ako ng aking lulutong grilled chicken. Next naman ang ating gagawin, magpiprito na ako ng isda at anong oras na? Magte-10 na pala. Di pa ako naka-breakfast. Pares kami ni Virgin, di pa kami nakakain ng breakfast. Kasi si Virgin nag-ano pa sa taas, hindi pa siya pupunta dito sa kusina, naglilinis pa daw. Saan na yung hinahanap pong palayok? Magpiprito na ako ng isda. Pero bago yan mga mare, mag-breakfast muna ako kasi gutom na si Mari Coño. Gutom na. Nintay ko kasi si Virgin na bumaba, pupunta dito sa kusina para pares kaming mag-breakfast. Sabay kaming mag-breakfast. Kaso nga lang hanggang ngayon wala pa, magte-10 na. Kailangan ko nang magprito ng isda. At marami pa tayo kasing gagawin mga marikoy. So before that, breakfast muna ako. Ito ang breakfast namin mga mare. Ito o, oh, yung aming bilo-bilo kahapon. Ang dami-dami. Hindi pa naman na panis yan kasi malamig ang panahon, hindi madaling mapanis. At saka yung aming pansit, meron pa rin kunting natira. Magpapahatid sana kami sa aming mga pamangkin, kaso nga lang, hindi naman free yung aming driver. Pag-isa lang kasi yung aming driver, kaya wala siyang time kahapon. So yun, ang dami-daming natira. Yun na lang ang breakfast namin ni Virgie. Yung pansit at saka yung bilo-bilo, kaya magpapainit muna ako at mag-breakfast kasi wala pa rin si Virgie hanggang ngayon.
Andito na si Virgie, kaya mag-breakfast na kami. Ayaw aming bilo-bilo, pinainit niya kanina. So, breakfast! Breakfast muna tayo. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting me. Tapos na kami nag-almusal mga mare, kaya work mode na tayo. Sasalang ko lang yung aking baby chicken, yung ating grill na chicken. Dito ko lang siya sa oven iluluto. So yan mga mare, work mode muna tayo. Update mga mare, ayan, tapos na akong nakaluto at ayun, may dumating na nga, may nag- may nagla-lunch na si among lalaki, dumating na. Buti rin na maaga siyang dumating at napaaga din ako ng luto para sa ganun masamahan pa ako ni Virgie. Kasi mamaya pupunta na naman siya magsundo ng wala pong kasamang mag-akyat yung pagkain niya. Hindi pa ako makapagbuhat ng mga mabibigat. At ayan, to the next stage. To the next level na naman ating gagawin mga mare. Dahil nakaluto na ako ng lunch, tatago ko na lang muna yung aking pangsahog sana sa pinapagawa ni Madam na ano ba yun, yung stuffed cabbage. Hindi ko na magagawa kasi wala pala kaming Egyptian rice. Ang kailangan kasi sa luto na yon ay Egyptian rice. Naubusan kami kaya hindi ko magagawa ngayon kaya free mamaya si Inday. Pero bukas na naman yun, ipagpabukas ko na naman kaya bukas mabusisi pa naman ito na luto yung mag ano ka ng stuffed cabbage. Marami pa siyang mga trabaho, ilalaga mo pa yung repolyo, tapos magbalot-balot ka pa, tapos iluluto mo na naman. Ay naku, dami talagang work yung mga pinapagawa ni Madam. Maraming yung cheche-bureche. Kaya to the next level ang ating gagawin dahil nakaluto na ako mga mare. Maglilinis na lang ako ng aking kusina. At ayan, dami kong mga hugasin sa lababo. Mamaya sasamahan naman ako ni Virgie dito. Siya ang magwalis at magmap. So ako na lang ang maghugas para naman hindi matambakan si Virgie ng hugasin. Kasi minsan inaagaw niya sa akin, siya na daw maghugas at ako na daw magpahinga na yon. Charot. Ako makapagpahinga kasi iniisip ko na naman itong next homework ko yan. Hiwain ko ito mamaya para maitago ko na sa freezer at yung kamatis pa namin na naghihintay, hindi ko pa rin nahugasan mga marikoy. So yan, maghugas muna ako ng aking mga ginamit. Nakahugas na ako't lahat. Wala pa si Virgie dito sa kusina tutulong sa akin. Yun pala, umalis na sila. Tumawag na lang siya sa akin na on the way na daw sila sa school kasi tumawag yung dalaginding namin. Maaga daw silang lalabas. Kaya 12:30 pa lang, umalis na daw sila. Umalis na pala sila. Hindi na rin siya nakapagpaalam sa akin dito. Gawa ng nagmamadali na rin siya. Kaya ako na lang maglilinis dito sa aking kusina. Tapos na akong naghugas. Ito punas-punas, magmap at magwalis. So ayan, punas-punas. At ito pala mga marikoy. Meron akong ikwekwento sa inyo. Ayan o, itong Pepsi, nakaka-tempt. May isang araw na isang araw ba yun? May binili silang Pepsi. Natetempt talaga ako, parang naiinganyo akong uminom ng Pepsi. Tapos humigop ako ng konti. Natutuwa akong nakahigop ng Pepsi, nakainom ng Pepsi ba? Kasi
Matagal-tagal na rin di ako nakakainom ng mga soft drink kasi nga bawal sa akin. Kaya natutuwa ako nung nakainom ako ng konti lang. Parang tinikman ko lang para sa ganun naman ay hindi ko makalimutan ang lasa ng mga soft drinks. Ganon, charot. So yun na nga, uminom ako. Ubusin ko sana yung isang baso. Naalala ko na ko, bawal pala sa akin. Kaya yun, tinapon ko. At eto na naman, oh. Nagpapaano na naman sa akin, nagpapainggit, pero hindi ko na iinumin yan kasi bawal mga mare, kaya dyan lang sa tabi. Huwag sana nilang lagay dito para hindi ako ma, ano ba yung matukso uminom. Ayan mga mare, tapos na naman tayong nag-work. Katatapos din namin nag-lunch, the Virgie time check. Alas 3 pasado na. So ayan, nagsara na ako ng aking kusina. Pahinga time na, mag-ano na kami, mag-nanap. Matutulog muna kami ng mga ilang oras, dalawa. Ganyan, kasi kigising kami mga 5:30 para mag-work na naman. So, tapos ng ating work, pero yung mga homework ko doon, nakatambak pa sa kusina yung mga kamatis. Hindi ko pa naumpisang hugasan. Pero nahiwa ko na yung ating bell pepper. At isusupot ko na lang siya mamaya para maitago ko na sa freezer. At yun na lang ang ating work. Ewan ko kung magpapaluto sila ng dinner. Sana hindi na kasi ang dami kong ginawa kanina. Pagod na yung kumare. So, ayan mga mare, wala na akong ma-vlog, end of the vlog na naman. Thank you for watching and thank you for being with me all the time. Charot, English yun mga mare. Ewan ko kung tama yung pinagsasabi ko. So, hanggang dito na lang. See you on the next one. Bye-bye.